Magandang araw mga kaibon. Ngayon, sa video natin ay ang didiscuss natin is yung pag-repair ng pakpak pag yung sira-sira na talaga siya. So, tara, samahan niyo ako. Bago natin umpisahan ng susunod nating video, please like and subscribe my YouTube channel para maging updated sa mga bago natin video. Para ma-repair ang nasirang pakpak ng ibon, kailangan natin ng yung pang-replace sa pakpak na halos kasing size niya. So, kung mapapansin nyo, itong isa, halos same size niya yan. So, ayan. Mapipili kayo ng kahugis niya. Ayan. Pili kayo ng kahugis niya. So, ito napili namin kasi almost, ayan, makikita nyo, magkasing hugis siya. Kaya ito na yung na-preselect namin bago kami mag-video. And then, kailangan nyo ng gunting, panggupit. And yung karayom, ito, karayom para ito yung magiging buktungan para matibay. And pandikit para mas lalong tumibay. So, tara, umpisahan natin. Umpisahan natin sa kung saan yung pinaka maganda niyang pakpak, doon natin gugupitin. Kumbaga, kung saan yung pinaka ayos, yung nag-umpisa yung ayos, so dito siya. Ayan. Kailangan nyo tigahawak dito mga kaibon para ayan, dyan siya nag-umpisa yung ayos. Ayan. Kailangan natin tigahawak para maayos yung paggupit natin. So, ayan mga kaibon. Ito na yung magiging itsura niya. Ayan. And ngayon, ito. Yan, tatantiyahin mo kung hanggang saan nang gugupitin mo sa kanya. So, more likely ganyan siya. Yan, para matantiyan niyo. Yan. I think ito na yung pinaka the best na sukat. So, ganun lang ulit, gugupitin niyo siya. Yan. Kukunin niyo ulit yung yan, kung saan nyo gugupitin para maganda. So, ayan mga kaibon, gupitin natin dito. So, ang magiging itsura nyan is ganito. Yan. Ganyan. So, ayun mga kaibon, ang next step natin is itutusok natin yung karayom dito at least 1 inches. At least half inches,
half inches pa lang ano ang nakabaon. So technically ganyan. Ganyan makakaibon. Then tutusok natin siya dito naman sa kabila. Yan. So, hindi niya magiging itsura niya. So, tanggalin muna natin. Lagyan natin ng glue. Ito muna para hindi matanggal. So, ayan mga kaibon, isang patak lang. Ayan, I think okay na siya. Then, testing ulit natin para hindi tayo sumablay. So, ayan. Ganyan siya. So, lagyan na natin siya ng so ayan siya mga kaibon, lalagyan na natin siya ng glue, isang patak lang rin. Ayan. A few moments later. So ayan ang mga kalapatids, ayan na yung ni-repair natin pakpak. So ayan, compare dun sa una kanina. And then yung isang way pa para mag-repair ng pakpak is ganito ang concept. Yung pakpak na to is puputulin mo rito. Ayan, para maipasok mo yung replacement. Kunwari, pinutol mo na, ito na siya. So, ipapasok mo yung replacement sa pakpak. So, ayan na yung magiging pakpak niya. So, tara, testing natin dito. Ayan. Bali, pinutol na namin yung pakpak niya. Ayan, kung makikita nyo, ayan, putol na siya. Ipapasok na lang namin to for ayan, para ayan, sa replacement ng wing niya. So, pakita mo pa. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan siya. So, kulang kasi, naglulugon. Kaya, pero, ayan siya, sakto siya. So, ang gagawin natin is, gugluhan natin siya. Balik na rin mo pa. Ayan. Ayan. Ganun mo pa. Gugluhan natin siya, then ipapasok natin siya ron. So, ayan na siya mga kapatids. Then, ayan. Make sure na tama yung pagpasok nyo. So, ayan na siya mga kapatids. Kung mapapansin nyo. Ayusin lang natin yung pakpak kasi medyo magulo. So, ayan na yung magiging replacement niya. Agulo na siya mga kalapatid. So, ayan. Kung wala, kung hindi lugon to, makikita nyo, a-replace na yan. Magagamit niya na sa pandipad yan. So, ayun lang mga kalapatids. Sana may natutunan tayo.